for Children Quezon City sa mga numerong 0977-008-7263 at hanapin si Edith. Alam mo bang kinakailangan mong sumailalim sa quarantine period kapag nakahalubilo mo ang pasyenteng positibo sa COVID-19? Kung walang nararamdaman at fully vaccinated na, kinakailangang mag-quarantine ng 5 araw mula sa araw na na-expose ka. Ibig sabihin, hindi ka maaaring lumabas para hindi na makapanghawa pa sa iba. 14 na araw naman ang quarantine period kung partially o unvaccinated pa. Lamang ang may alam at ang tamang kaalaman ay makukuha sa inauukulan tungo sa kalusugan ng pamayanan. Paalalang hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Kaagapay, anong paniniwalaan mo? Fake o fact? Paano nga ba malalaman? Narito ang mga paraan. Source check. Siguruhing ito ay mula sa Reliable News Organization. Content check. Basahin ng buo ang laman ng balita. Ito ba ay kapanipaniwala, hindi nakapaninira, at sigurado ang mga impormasyon. Cross-check. Hanapin ang ibang legit na news source kung may kahalintulad na balita. Check the date. Kailan ba ito na-publish? At siguraduhin ito ay hindi na-repost. Check your motive. Madaling mahulog sa maling balita kung mayroon kang internal motive para ikalat ang maling balita. Lamang ang may alam at ang tamang kaalaman ay makukuha lamang sa kinauukulan. Paalaalang hatid sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos? Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos. Sino ang manunubos na ito? Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Ito ang programang Family Matters. Kasama ang 1143 DZMR, The Missions Radio, Isabela, 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan, 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod, and 1062 DXKI, Your Friendly Voice, Coronadal. Happy Tuesday po sa inyo mga kaagapay. Kumusta na po ba kayo? Siyempre dito sa Ortigas, gloomy yung weather at nawa po kahit saan man po kayong panig ng mundo ay nasa maayos po kayong kalagayan. Ako po si Kyle Garcia at welcome po sa programang Family Matters kung saan kaagapay mo po sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Siyempre po nakikinig ka ngayon sa 702 DZAS dito sa Mega Manila. Siyempre kung ikaw ay nasa online sa Facebook at YouTube, masusubaybayan po tayo sa 702 DZAS FEBC Radio TV. And of course, aside sa ating online platforms, nariyan din ang ating television partner sa Signal Cable TV Signal 185 po sa GCTV. Salamat po sa pag-tune in ngayong umaga. Nawa po gawin nyo kaming background sa mga ginagawa nyo. Yung mga bumabiyahe po, ingat po tayo kung saan man po tayo patungo at maging mapagpala po tayo sa ating programa this morning po. Siyempre po, this Tuesday sa Family Matters, focus po natin yung ating mga kabataan, yung ating mga kaagapay na bata.
At napakahalaga po ng ating mapag-uusapan this morning. At syempre, may mahalaga tayong bisita na makakasama natin sa ating malayang talakayan. Ayan, syempre, kumusta na po ba kayo mga kaagapay? Kamusta po yung weather dyan sa inyo? Ano po ba inyong ginagawa? I-comment nyo lamang po sa ating live streaming ngayong umaga. Hello po sa mga nakikinig na sa atin sa radio at syempre yung mga nanonood na sa atin ngayon sa ating live streaming sa ating Facebook, YouTube at sa GCTV. Nawa po, gamitin itong pagkakataon para makipag-fellowship sa inyong pamilya at syempre inaanyayahan ko po kayong makinig na sa ating programa. Gayun din sa inyong mga anak, i-invite na po natin sila na maki-join dahil ang araw na pong ito ng Martes ay para po sa mga kabataan sa Family Matters. Ayan, syempre hello po muna sa ating mga naka-online, kay Ate Lopez Joanne, kay Ate Lorna Salcedo, kay Ate Ma'am Celina Custodio, kay Ate Lolita Toldanyes, kay Mary Grace, kay Ate Ayla Morales. Hello po sa inyo kay Nanay Nora Cabantog. Nawa po, patuloy po tayong mapagpala sa ating pong ginagawa. At ngayon po, dadako po tayo sa ating pagbabasa ng salita po ng ating Panginoon. Ito po ang ating Bible reading this morning. Mula po sa 2 Timothy 2 verses 21 and 22 ng Magandang Balita Biblia. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan, sa halip ay pagsimikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Para naman po sa ating New International Version sa 2 Timothy 2 verses 21 and 22, those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work, flee the evil desires of youth, and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Napakagandang talagang pagkakabasa po nito mula sa salita ng ating Panginoon. At purihin siya dahil patuloy niya tayong nire-remind na tayo na nasa mundong ito, nasa fallen world tayo, madalas may mga negativities, madalas may mga pagkakataong hindi pagkakaunawaan. At syempre, wala tayong ibang tatakbuhan kundi yung ating Panginoon. At syempre, gamitin natin yung ating physical body to glorify the Lord. Sabi nga, gagamitin niya tayo, magiging purposeful yung life natin if we submit ourselves to the Master, diba? Hayaan mong gamitin kang instrumento ng Panginoon bilang vessel ng kanyang kabutihan, ng kanyang pag-ibig para sa kanyang pag-ibig para sa kapwa. Syempre, mga kaagapay, lalo na po sa mga kabataan, patuloy tayong umiwas sa mga evil or mga masasamang mga bagay na syempre makakapagdulot po ng mga harmful things sa atin. Alam naman po natin na sa panahon ngayon madami ng mga nangyayari, mga problema. At syempre umiwas tayo para hindi tayo makadagdag sa iniisip ng ating mga magulang. At gamitin natin itong pagkakataon para mas mag-minister pa sa ating mga kapwa kabataan. Ayan. Siyempre, kaagapay, maging kaisa ka rin sa paggawa ng maganda o yung friendly environment sa iyong paligid. Dahil may mga pagkakataon din po na minsan tayo pa yung nakisimula ng gulo. Kaya bilang kabataan, maging catalyst of change ka, maging catalyst of good works ka para siyempre makatulong ka sa magandang pagbabago para sa ating mga kaagapay. At nawa po, ang simpleng passage po na ito mula sa Bible ay nakapagbigay sa atin ng inspirasyon na maging matuwid sa anumang pong gawain at magpagamit para sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon. Praise God po sa pagbabasang iyan mga kaagapay. At ngayon naman po mga kaagapay sa ating pong program this morning, mahalaga po na mapag-usapan po natin yung napaka relevant topic. Siyempre, kakatapos lang ng election, di ba? Almost one week na.
Kamusta na nga ba yung mga napagdaanan natin, lalo na sa mga kabataan na naging invested sa ganitong klaseng event? Dahil nga, karamihan sa ating mga kabataan ngayon, parang may heart talaga sila na may desire sila na magkaroon ng pagbabago, mayroon silang desire to have a kind of leader na talagang gusto nila, na sa tingin nila ito yung fit para sa country. Ngayon naman po ang mapag-uusapan natin, leadership that inspires young people. Ano nga ba yung klase ng leadership na ito? Ito ba yung leadership na nakikita lang sa kanto o yung nakikita based on biblical perspective? Siyempre, ngayong araw ng Martes sa Family Matters, kayo pong mga kabataan ang bida ngayong Tuesday, kasama siyempre ang bida ng ating buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Paano nga ba tayo mag-move forward at paano tayo magsisimula ng panibagong buhay after this election? Sabi nga, hindi dapat tayo maging stagnant sa kung anong meron tayo, but we should move forward para ma-attain natin ng excellent para sa Panginoon. Tunay na hindi lamang po dapat sa matatanda na nagsisimula yung topic ng pagboto o yung pagkakaroon ng magandang leadership, pero maging sa ating mga kapwa kabataan, sa iyo na millennial, sa iyo na nasa Generation C, kailangan involved tayo sa mga ganitong bagay. Dahil sa simula pa lang, sa pagdating ng panahon, ay ikaw rin yung magiging leader ng simpleng organization sa iyong family, sa iyong mga hinahawakang mga group, sa church, or sa work pa. Kaya kailangan kagapay pagbutihin natin at magkaroon tayo, i-build natin ng character natin para sa ikagaganda ng ating relasyon sa ating kapwa. Siyempre, hindi po ako nag-iisa. Sasamahan tayo ng isang millennial upang ibahagi ang kanyang kaalaman, karanasan, and of course, magbahagi sa atin ng encouragement para sa ating mga kabataan. To help us understand po at ma-explore ang ating discussion, makakasama natin si Kent Elizerdi Santosidad. Pwede natin siyang tawaging P. Kent. Siya po ay Youth and Young Pro Pastor ng United Evangelical Church of Green Hills Metro East in Marikina. And of course, he studied Bachelor of Arts in Theology, major in Pastoral Studies at FEVIAS College of Bible, Valenzuela, Philippines, noong nakaraang 2016. At syempre, currently he's studying Master of Divinity in Ministerial Studies at Taleo University, Minnesota, USA. At syempre, naniniwala siya na yung life purpose is to glorify God by enjoying Him forever, preaching Christ and producing Christ-like disciple. Napakaganda na kanyang paniniwala. So, welcome sa program, P. Kent. Kuya Kael, good morning po sa lahat ng ating listeners and good morning sa iyo, Kuya Kael. Ayan, salamat sa pagpapaunlak ng ating interview sa Family Matters, P. Kent. Siyempre, kamusta na ba ang iyong buhay ngayon, P. Kent? Ano ba yung ginagawa? By the grace of God, okay naman po ako. Ako po ngayon ay, katulad na sinabi nyo kayo na, ay youth pastor sa UECG Metro East. Ganun din, I'm also handling yung mga urban professionals or singles, katulad natin, Kuya Kael, no? Wow! Sa aming church. Yeah. Oo, pareho talaga natin. So, kailangan i-enjoy lang natin yan, di ba, Kuya P. Kent? Yes, that's true. Actually, napaka-important ng stage na to kasi dito natin kinukultivate yung character, and dito yung preparation natin to become, you know, a better husband and father to our family and to our children also in the future. Mm-hmm. Napakaganda, yes, na sinabi mo. At syempre, bago tayo pumalaot dun sa ating discussion na patungkol sa leadership that inspire young people, meron tayong question of the day para sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay sa radyo at maging sa ating online. Ito mga kaagapay, makijoin na po. Ikaw, paano mo pinahalagahan ang iyong kapwa? Ulitin ko po, paano mo pinahahalagahan ang iyong kapwa? Siyempre, sa nagdaang eleksyon, sa nagdaang mga araw po natin, may mga hindi pagkakaunawaan, may mga nasirang relasyon. At siyempre, ikaw bilang isang kaagapay, paano mo nga ba vina-value yung relationship mo para sa iyong pamilya, sa iyong churchmates, sa iyong friends, at sa mga schoolmates mo? Kaya kabataan, makijoy na sa amin this morning. And of course, sa ating mga magulang, paki-involve na rin po ang inyong mga anak sa ating programa. Hayaan natin sila na makapakinig sa ating discussion this morning. Yes, Kuya P. Kent, baka may gusto ka rin sabihin sa ating mga kaagapay. Yes, mga kaagapay, alam nyo, napaka-importante ng ating papakinggan ngayon. Tama yung sabi ni Kuya Kael.
And I think, Kuya Kael, it's about time na tayo ay magkaroon ng ano, no? Yung mga healing, tapos mm-hmm. yung mga relationship na nasira. Yes. Minsan kasi marami mga bashing sa Facebook. Or minsan may mga unintentional tayo na mga posts sa Facebook na maaaring naka-hurt ng ating friends. Kaya mm-hmm. napaka-important ng ating topic for today. Totoo yan, Kuya Piken. Kasi ito nga, napansin natin sa social media talagang napakadaming mga negative mga postings, talaga may mga hindi pagkakaunawaan at karamihan sa mga nagiging involved dito mga kabataan. And we are here para tulungan natin sila sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na syempre, ano ba yung klase ng leader na makakapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kabataan. Syempre, magtungo na tayo kaagad sa ating number one point sa ating discussion, Kuya Piken. Ito nga yung value relationship. Sabi dito, ang ating source ay sa enc.ph. So sabi dito, one way to evaluate relationships is by investing time and energy in them. Make time for your parents, siblings, guardian, or even your friends. While it is true that leadership is entails sacrifice, our key relationships should never be the ones to suffer. Totoo naman, Kuya Kent, di ba? Kasi minsan sa sobrang invested natin sa isang bagay, minsan napapabayaan na natin yung ilang mahalagang tao sa buhay natin. That's right. I agree. Mm-hmm. At madalas, kasi tayo mga tao, we tend to focus on one side and then neglect the other. Mm-hmm. Pero, di ba? For example, may ibang tao, they're so much into study. Mga kabataan ngayon, ang dami kong alam na hanggang madaling araw nag-aaral sila pero hindi sila nagkakaroon ng time with their family, mm-hmm. with their friends, no? So kailangan yung ating relational aspect ay matuunan din natin na ating pansin kasi minsan nakakalimutan natin na yung life ay composed siya ng iba-ibang aspect. Yes. So isa lang doon yung vocation or yung studies natin pero meron tayo mga ilang aspeto pa sa buhay na kailangan tuunan ng pansin para tayo maging healthy at tayo maging successful one day. Mm-mm. Ikaw, Kuya Ken, papaano mo ba pinapahalagahan yung iyong relationship sa iyong kapwa? Mag-focus muna tayo sa within the family. Papaano mo pinaparanas sa iyong pamilya na itong kapatid ko, itong magulang ko ay mahalaga? Yan, alam mo Kuya Kael, napaka-important niyan about sa family kasi ang authenticity ng isang relationship o yung attitude natin towards other people o yung character natin, nakikita to sa tahanan natin. So napaka-importante na we honor, number one, we honor our parents. Alam mo, yan sa Bible, promise ng Diyos na, yan yung command ng Diyos na may promise, no? We have to obey and honor our parents. And kung tayo mga kabataan, kailangan ipakita natin sa kanila na mahal natin sila sa pamagitan ng pagrespeto natin sa kanila. Yes. May mga times kasi, di ba, like itong election, iba-iba naman yung ating... For example, ako, iba yung binoto ko sa parents ko. So, but I still show my respect to them kahit sino yung kanilang binoto. Mm-hmm. And also, I express also yung aking love sa aking magulang sa pagsabi sa kanila ng I love you. Mm-hmm. Alam mo, minsan, yan yung mga bagay na nakakalimutan ng kabataan gawin o sabihin, yung affirmation sa parents. So, kailangan pakita natin yon by telling them how much we love them. And number two sa ating mga kapatid, no? Mm-hmm. Ako personally, throughout the years, I'm learning, no? Hindi, kasi syempre, hindi naman natural sa atin na automatic tayo ay mapagmahal sa ating mga kapatid. Exactly. Minsan, di ba, minsan para mas mahirap mahalin yung ating mga kapatid. Pero, by the grace of God, I'm learning how to love them more. So, what I do at times bilang kuya, I treat them out, lumalabas kami, mm-hmm. I spend time with them, we play together. And I listen to them. I think that's one aspect na kailangan nating matutunan or reclaim natin yung lost art of listening and talking to our sibling. So, alam mo, lagi sinasabi ng parents ko na tama maging mabuti tayong kaibigan pero dapat mas maging mabuti tayong kapatid sa ating mga magulang, maging mabuting anak tayo. Kasi nga yung authenticity ng ating character, ng ating attitude ay makikita ito sa ating tahanan. Exactly, Kuya Ken. Kasi nga, di ba, naalala ko yung libro ni Gary Chapman, yung sa Love Languages. Kaya, ito iba't ibang klase ng ano ng love language, kung paano mo siya i-express sa ating kapwa. Sabi nga ni Piken kanina,
nagsasabi siya ng I love you sa kanyang parents. So, kung word of affirmation yung love language mo, i-express mo sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga affirmative words naman talaga, di ba, Kuya Ken? So, hindi naman yung yes. bola, di ba, Kuya Ken? Yes, yes. Tama, yan, tama. Yung totoo naman, hindi naman tayo nang bobola, di ba? Pero, kumbaga, nagiging sensitive tayo doon sa love language sila. Tama yung sabi mo, Kuya Kael, no? Mm-mm. It is also important for us to know the love language of the person near us, especially those whom we are reaching out to. For example, my sisters, I have to know what their love language. My parents, I have to know what their love language. Although yung five love languages naman na yun, if we can mention it, Kuya Kael, no? So we have words of affirmation, gifts, service, quality time, and touch. So lahat naman yun, meron tayong lima na yun. We all want to be recipient of that, no? Yes. But merong primary kasi na love language. Mm-hmm. So, as a person, I have to know ano yung love language sa aking magulang and ang aking mga kapatid para yun yung mabigay ko rin sa kanila. Totoo. At saka dapat i-identify mo ano ba yung giving and receiving love language mo. Kasi mahirap na sasabihan ka ng magagandang words pero hindi mo to na-appreciate. Eh, yes. gusto mo pala service. O mag-serve ka sa akin, bigyan mo ako ng kape, mga ganon. So, kailangan i-identify mo ano ba yung ano para syempre ma-appreciate mo yung kapwa mo at hindi maging waste yung kanyang effort na i-express yung love niya para sa'yo. And of course, maganda rin yung sinabi mo na kailangan yung mayroon tayong listening ear and heart. Hindi lang basta tayo umuusap, hindi lang basta tayo nag-e-engage, but of course, marunong tayong makinig sa ating kapwa. Kasi nga, when you listen, you understand. At syempre, huwag tayong mag-i-speak ka agad kung walang understanding. Kasi doon nagkakaroon ng mga conflict, mga disagreements yes. na we listen to respond na kaagad di ba, Kuya Kent? Tama, Kuya Kael, that's true. Kaya nga sabi, kailangan hindi tayo reactive, kailangan responsive tayo. We have to listen first before we respond. Mm-mm, totoo yan. So sabi nga dito, yung accomplishing our goals and fulfilling our responsibilities are equally as important as managing our relationship with the people that we lead. Totoo naman na dapat co-equal siya, walang mas nakakalamang, walang sa tingin natin na ito, nag-e-exceed na to, dito mahalaga, pabayaan ko na to. Dapat po, equally important po yung pagpapahalaga natin sa ginagawa po natin and how we value our relationship with the other people. Di ba, Kuya Kent? That's right, Kuya Kael. And like what I said earlier, na ang life po natin ay may seven aspects. Ito po ay vocational or studies sa mga kabataan, relational, financial, emotional, spiritual, physical. No? So if we neglect one of those aspects, it will hinder yung growth natin as a person. So, kailangan tuunan din po natin ang ating pansin. Hindi naman pwedeng puro relational ka lang, tapos napapabayaan mo naman yung studies mo, di ba? Minsan, mas marami tayong time with our friends naman. Like, marami rin akong kabataan kilala o nalalaman, Kuya Kael, na marami silang time na maglaro ng mobile games. Minsan hanggang madaling araw. Tapos, pagdating naman sa umaga, tulog sila, hindi sila makapag-focus sa kanilang pag-aaral because masyado yung focus naman nila doon sa playing with their classmates. Mm-mm. Ikaw ba, may pagkakataon ba sa iyong ginagawa, kunwari, sa grupo mo? May gusto kayong i-achieve na isang gawain, may project kayo, pero may mga disagreements. Paano mo siya hinahandle? I think, Kuya Kael, napaka-importante ng respeto. Mm-hmm. No? Number one, yung respect them by listening to their insights. Mm-mm. You know, I work with Gen Zs. I'm a millennial. Sabi ko nga dati, wala naman, konti lang yung difference ng namin, ng years namin, yung gap namin. Pero hindi pala. Sabi ko, marami sila mga ways ngayon and means to do something na hindi natin, tayong millennials, hindi tayo ganun. So, minsan may mga times din na parang mayroon differences. And then minsan, ang natural reaction natin kapag may differences, I will not listen to you. My generation is better than your generation. Pero hindi pala ganun, no? You have to respect them by listening to them kasi marami rin silang mga strong points. Yung mga Gen Zs natin, marami rin silang strong points na matututunan tayo sa kanila. Minsan kasi ang tendency, di ba, na alam mo na generation namin, di ganyan. Mas okay yung generation namin. Pero, we have to listen to them, gain insight. So, at the same time, kailangan ay
maging ano tayo, maging i-meet natin yung needs din nila, no? So number one, respect them by listening to them and also meet their needs. Kailangan tunan din natin yung pangailangan din nila and encourage them to finish the goal. So kahit medyo meron tayong mga differences o meron tayong mga hindi pagkakasunduan minsan when it comes to achieving our goals, we have to encourage them. We have to step up and encourage them as a team pa din na let's promote unity, let's promote love, and let's promote yun nga, your respect towards one another. Yes, totoo yan na kailangan binavalue natin yung respect sa ating kapwa. And of course, magkaroon tayo ng harmonious relationship with them as we continue to aspire and to attain our goals. Na syempre, as we move forward, ay talagang nagagawa natin yung accomplishments natin, yung mga projects natin. And at the same time, nandun pa rin, intact pa rin yung ating relasyon sa ating kapwa. Diba, Kuya Kent? Yes, that's right, Kuya Kael. I agree with you. Mm-mm. So ikaw ba, personal discussion naman, may pagkakataon ba sa buhay mo na naka-encounter ka, ikaw as a leader, na may member or follower ka na talagang hindi kayo nagkaunawaan? Paano mo ito hinandle? Paano mo ito in-address? Yeah, alam mo Kuya Kael, una I praise the Lord, no, because I work with a few men and women, mm-hmm, sa Alive Youth Ministry, and I always say that I praise God for them kasi they're very good people, very responsible. But of course, may mga times din na lahat ng relationship, napaka natural sa relationship na magkaroon ng conflict, mm-hmm, na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero as a leader, kailangan nandun yung humility natin. Again, hindi tayo leader to boss around or to command people to do this and that. But to, alam mo, ang ginagawa ng isang leader ay nilalabas niya yung talents, no? Hinuhon niya yung potential ng tao na yun. So, napaka-importante ng humility na you co-mentoring. Alam mo yon, yung parang, mm-hmm, I teach you but I also acknowledge that you teach me. Although ako yung leader nyo, yes, meron din kayo mga tinuturo sa akin. Yes. So, kailangan may ganong mindset as a leader na nagtuturoan tayo sa bawat isa, walang pagalingan dito, mm-hmm, and at the same time meron din yung clear communication. Alam mo, pag hindi clear yung communication, it leads to confusion. Yan lagi, yes, sinasabi ng aking mentor, no? So kailangan talaga maayos yung communication at mag-usap tayo. Ano ba yung naging problema or ano ba yung hindi natin nauunawaan sa isa't isa o sa ideas natin? Pero Kuya Kael, kailangan gawin natin yon ng hindi na mataas yung emotion natin. Kasi usually sa meeting, di ba? Sa meeting, may mga times na parang heighten yung emotion. So, kailangan mag-withdraw ka muna, that one step back, and then try to analyze ano ba yung sinasabi niya. Mm-mm. Minsan kasi, ang tingin natin, kapag may idea yung, kanyari, sa project natin, no, sa thesis, mga kabataan yun, nagtithesis, yung isa, may maroon siyang idea na contradicting sa idea mo. Minsan, ang tingin natin, ina-atake niya ako. Pinapersonal. Pero minsan pala, yung idea lang yung ina-attack niya, hindi naman yung tao. So, kailangan, we have to parang mag-withdraw tayo one step back lang, mm-mm, and try to analyze the bigger picture. No? Huwag natin siyang isipin na he or she is going against me. Mm-mm. Ayan. And then, kapag medyo bumaba na yung emotion, then, pursue natin lagi yung peace, yung reconciliation, and pursue natin yung pagkakunawaan sa bawat isa. Totoo yan na, Piken. Kasi naalala ko yung sinabi mo kanina, yung napakahalaga ng maganda at maayos na communication. So ako bilang, kasi ako graduate ako ng communications talaga. So pag hindi maganda talaga yung mensahe, doon nabubuo talaga yung crisis. Hindi lang basta sa personal communication, but of course, kaya nga minsan may mga gera kasi hindi maayos yung pakikipag talastasan. So, the medium is the message. So, mahalaga na i-prioritize natin bilang kabataan na magkaroon tayo ng malinaw, clear na communication sa ating kapwa. Hindi lang basta sa ating mga friends, sa family, but of course, from within, sa ating sarili. Before we speak, kailangan talaga malinaw sa atin ano ba yung gusto nating mensahe na itawid para sa kanila. Yes, Kuya Kael, if I may add on, mm-hmm, that, alam mo, napaka-importante ng content, di ba, yung message natin. Yes. Pero minsan nakakalimutan natin na yung delivery is much as important, yes, as the content. Mm-hmm. Kasi minsan, ang ganda ng gusto nating sabihin, ang ganda ng content eh.
Pero nagkakaroon pa rin ng problema the way we say it. Mm-mm. So instead na nawi-win natin yung tao, instead na naayos yung relationship, lumalalim lalo yung problema kasi the way we delivered it was wrong. So kailangan yung tone ng voice natin, yes, yung dating natin sa tao, 'di ba? Kailangan yung demeanor natin, meron pa rin yung humility, yes, at yun nga yung pagrespeto sa kanya. Kahit nakakababata ito o nakakatanda ito. Mm-hmm. Totoo yung sinabi mo, no, Pican. Talagang sa tone ng voice, the way that we'll deliver the message, minsan doon nagkakaproblema na kahit ang ganda-ganda ng mensahe mo. Pero the way that we approach yung ating kapwa, doon minsan nagkakaproblema eh. Minsan sa tingin nila, ba't ang taas ng boses mo, bakit ka ganyan? So ayun na, magsisimula na yung conflict. So, try po i-control natin talaga para magkaroon tayo ng maayos na pakikitungo dun sa ating kapwa. And, Kuya Kent, bago tayo mag-proceed, dahil medyo madami na tayo na pag-uusapan, number one point pa lang yan, mga kaagapay, no? So, ngayon po muna, magbe-break po muna tayo at syempre, pakinggan po muna natin ang ating inihandang Youth Turn. Youth Turn, usapang kabataan naman. Your turn, my turn. Youth Turn. Kaibigan, kumusta ka na? Naranasan mo na bang sabihin sa iyong sarili na mamaya ako nagagawin yung assignment ko? Mahaba pa naman ang oras. Wait, check muna ako ng Facebook. O kaya next week, magsisimula na ako mag-jogging. Tapos lumipas ng ilang oras, ilang araw at ilang linggo, eh hindi mo pa rin nasisimulan ang mga plano mong gawin. Nako bes! Ang tawag dyan ay procrastination o manyana habit. Ito ay pagpapaliban at pag-iwas na ma-accomplish ang iyong mga tasks. Bibigyan kita ng ilang tips na makakatulong upang maiwasan ang procrastination hango sa PilipinoMirror.com. Una, gumawa ng listahan ng iyong gagawin at bigyan ito ng deadline. Maging partikular sa isusulat mong schedule. Tandaan, dapat ito ay realistic upang makamit mo ito sa itinakda mong panahon at maiwasan ang pagkadismaya kapag ito'y hindi natapos. E paano naman kung malaki ang task? Ang solusyon dyan, hati-hatiin ito. Kung may monthly report na tatapusin sa trabaho, thesis sa eskwela, mainam na planuhin kung paano ito paliliitin o hahatiin ang trabaho. Balansehing mabuti ang oras at panahon. Halimbawa, sa paggawa ng report, unahin ang overview at isunod ang iba't ibang chapters. Sa ganitong paraan, ay hindi mo mararamdaman na napakalaki ng gawain iyong tatapusin. Ikalawa, huwag isiping mahirap o boring ang iyong gagawin. Alam mo ba kung bakit? Ito ang magiging dahilan para piliin mong unahin ang mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Halimbawa, imbis na maghugas ng plato, eh mas uunahin pa ang pag-browse sa social media. Bes, kahit anong iwas o delay ang gawin mo ay kailangan mo pa rin gawin ito. Kaya sa halip na pagpaliban ng gawain, bakit hindi mo sabihin sa sarili na hindi man ito ang paborito kong gawin, tatapusin ko pa rin ito. Tamang mindset lang yan, kaibigan. Ikatlo, mag-focus sa purpose ng iyong gagawin. Mas maengganyo kang gawin ang iyong mga tasks kung malinaw sa iyo kung bakit mo ito ginagawa. Ito ang magsisilbing motibasyon mo sa pagkilos at magpatuloy hanggang sa matapos mo ang iyong gagawin. At panghuli, reward yourself. Siyempre naman! Matapos ang paghihirap at pagpapakapagod, matapos lang ang iyong task, ay nararapat lang na i-treat at i-reward ang iyong sarili. Pwede kang pumunta ng mall, mag-movie marathon, o kumain kasama ang mga kaibigan at pamilya. O ayan ha, sana nakatulong ang mga tips na ito upang maging prosigido kang simulan at tapusin ang iyong mga gawain. Bes, kayang-kaya mo yan! Ako si Arwel Mendoza, ang kaagapay mo sa Youth Turn! Usapang kabataan naman. Your turn? My turn. Youth Turn! Nagbabalik po ang inyong programang Family Matters dito lamang sa 702 DZAS
FEBC Radio TV. Tayo nga po ay member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat po at nakatuto ka pa rin hanggang ngayon dito sa ating programa. At syempre sa first point na napag-usapan po natin, nawa po ay nagkaroon ka na ng inspirasyon, nagkaroon ka na ng learning. Ngayon kasama pa rin natin sa ating broadcast via Zoom ang ating Kuya Kent Santosidad. Hello Kuya Kent. Ayan. So bago natin tawagin si Kuya Kent, mag-shout out muna tayo sa ating mga nakikinig sa ating online. Hello po kay Ate Nelia Sugay, kay Ate Nora Canchela, kay Marides Tendero, Rosalinda de Guzman, kay Kuya Raymond Zeniferes. Hello din po kay Pastor James at Ate Isa Tika. Hello po sa inyo. At syempre kay Bernadette Salguero Bostarde. Hello Kuya Kent. Hello, welcome back guys. Nakamute pala ako kanina, Kuya Kael. Oo. Ito yung problem natin pag nasa online, pero praise God kasi kahit magkalayo tayo ay nagkakaroon tayo ng ganitong usapan. Totoo yan. Thank you sa Panginoon sa technology. Ikaw baka may gusto ka munang i-shout out. Yes, hello to, of course, to my UECG Metro East family, ang aming church dito sa Marikina, and also to my parents, and also to the church of my father sa Caloocan din, yung Aliteya Community Christian Church. Welcome, and thank you for listening. Ayan po, salamat po sa pakikinig sa aman po kayong dako ng Pilipinas at sa buong mundo. May iba't ibang platform tayo sa radio. Pwede rin po sa online, sa Facebook at YouTube streaming po natin, maging sa Signal Cable Channel 185. And of course, ating pinag-uusapan ay leadership that inspires young people. So Kuya Kent, ano nga ba yung una nating point? Yes, number one, first point natin is value relationship. Mm-mm. Ano nga yung natin dito, yung parang context natin dito, paano nga ba natin papahalagahan ng ating relasyon sa ating kapwa? Yes. That is right. Napaka-important na tayo ay binavalue natin itong relasyon natin, especially sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at hindi natin pinapabayaan ito sa pag-focus lamang sa isang aspeto ng buhay natin, pero we try to balance it and also meet their needs, no? And respect them. Yes, sabi nga dito, one of the marks of a great leader is his ability to accomplish his mission while developing his team and managing his relationship. So kaagapay, as we pursue, as we attain our goals, huwag natin kalimutan na may relasyon tayong pinapahalagahan para sa ating kapwa. Ngayon naman, magtungo na tayo sa ating second point. Ito na po yung mind your influence. Sabi dito, people follow leaders not just because of their possession, but because of their influence. A leader with no follower is no leader at all. Bakit nga ba Kuya Kent na hindi masasabi na leader kung wala kang followers? Yes, kasi paano tayo mag-influence kung hindi maayos yung ating pag-influence at wala namang sumusunod sa atin. So kailangan ng isang leader, kasi ang leader hindi siya sa position, Kuya Kael, eh. Yes. Hindi yun dahil meron kang title na leader ka or position na leader ka, pero ito yung magandang impluensya. Actually, the sad reality is may dalawang klaseng impluensya. Alam natin may good and bad. So, depende kung anong klaseng leader tayo, minsan may mabuting leader, minsan meron ding masasamang leader. And kapag ang isang leader, hindi maganda ang kanyang impluensya, ganun din yung mga kanyang followers. Mm-hmm. Totoo yan. Yes. Talagang dapat nga, hindi lang basta tayo nag-i-influence. At alamin natin, ito ba yung pag-i-influence ko sa kapwa ko ay good or bad? Makakabuti ba to sa kanya o makakasama? Kaya kailangan mind your influence talaga na. At the beginning, kailangan i-dissect natin. Kailangan malaman ba natin bilang isang individual, ito bang ginagawa ko, makaka-apekto ba to ng mabuti sa kapwa ko o makakapag-harm lang sa kanya? Kaya mga kabataan, alamin natin sino ba yung sinasama nating environment. Kailangan maging isa tayong maging discerning din tayo, di ba Kuya Kent? That's right, Kuya Kael. Alam mo, I remember yung isang farmer, no? Na merong mga uwak doon sa kanyang farm, and gusto niya tong gusto niyang bugawin ito. So ang ginawa niya ay kumuha siya ng baril, tapos binaril niya yung mga uwak. Kaso paglapit niya doon sa mga namatay na ibon, nakita niya nandun din yung talkative parrot niya, yung sociable parrot niya, no? Tapos nagulat yung anak niya. Sabi niya, "Dad, what happened?" Sabi nung farmer sa kanya, nung dad niya, "Bad company." Mm-mm. Bad company. Kasi kakasama niya dun sa mga uwak,
the parrot talk like ano crows din, no? The parrot also acted like a crow. So it's very important na mindful tayo sa influence natin kasi nga sabi sa Bible, bad company corrupts good moral. Yes, exactly. So, ikaw ba Kuya Kent, nung kabataan mo, yung kabataan natin, may na-encounter ka ba na may mga sinasamahan ka rin mga grupo? At paano ito naka-apekto sa'yo? Yes, alam mo Kuya Kael, nung I remember nung bata-bata pa tayo, nung yung mga panahong ang pinupuntahan natin, birthday pa ng mga kaibigan natin, kasi ngayon pinupuntahan natin kasal nila, so alam natin na yun na matanda na rin tayo. Yes, may mga times din na talaga na, you know, kasi bilang kabataan, you're trying to fit in eh. Mm-mm. Sometimes you look for your identity based doon sa kung saan ka belong na group, yes. 'Di ba? Parang you want to identify yourself with that group. Yes. So may mga times din na napunta ako sa mga maling grupo. Mm-hmm. May mga times din naman na I think ako yung hindi naka-influence sa mga kaibigan ko, mm-hmm. no? Pero nang maganda. Pero in that way sa mga part-time ng kabataan, doon natin makikita na ang daming lessons mm-hmm. na natutunan. Na kaya tama pala 'yung sinasabi ng magulang natin. Na kailangan sumama tayo sa mga taong maayos din at meron ding magandang prinsipyo sa buhay o conviction sa buhay. Kasi kung sino sila, yun din magiging tayo. Yung paniniwala nila, magiging paniniwala din natin. Totoo yan. So, yes. Ayan. Pero sa tingin mo, Kuya Ken, biblically speaking, paano ba dapat yung trademark ng isang kabataan na may potensyal na maging leader? Yes, alam mo, I remember yung sinabi ni Apostle Paul sa kanyang mentee, no, disciple na si Timothy sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Mm-hmm. Dito sinasabi niya, "Don't let anyone look down on you because you are young, mm-hmm. but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." So si Timothy kasi ay isa siyang isa siyang young pastor, no? Hindi siya youth pastor, but young pastor. He was a pastor of a church na. Pero kasi dati yung young sa kanila, Kuya Kael, mga 40s pa, no? Hindi katulad natin ngayon. Pag 27 na tayo, tingin sa atin ng society, tanda na natin, mag-asawa na tayo. Pero si Timothy, 40 siya, no? So, pero para sa time nila, bata pa siya. Pero ang sabi ni Apostle Pablo sa kanya, dahil sa isang leader, no? Minsan pag batang leader ka at meron ka mga matatandang followers, paano nga ba natin sila may influence? Mm-hmm. Or kahit yung mga kabataan, paano ba natin sila may influence? So sabi ni Apostle Paul, don't let anyone look down on you because you are young. Yes. Pero mag-set daw tayo ng example sa mga believers in our speech, mm-hmm. in conduct, in love, in faith, and in purity. Yes. Napaka-importante ng apat na katangian na to. Speech, conduct, love, lima pala. Speech, conduct, love, faith, and purity. Yan. So, kailangan ay mag-set tayo ng example. We lead by example. Nabanggit mo, Kuya Kent, itong example. So, sa paanong paraan naman tayo makakapag-influence sa ating kapwa bilang kabataan, ha, when it comes sa pagiging anak, estudyante, o kaya miyembro ng isang iglesia? Yeah, napaka-important niyan, Kuya Kael, kasi nasa sa generation tayo ngayon, katulad yan ang sinabi ko, yung mga maraming kabataan, nasa stage din sila na dahil gusto nilang maging belong sila sa isang particular na group, so nawawala yung conviction nila. Minsan yung natutunan nila sa kanilang tahanan o natutunan nila na tinuro ng church sa kanila, no, mula sa salita ng Diyos, just because they want to fit in, they want to have that belongingness, nagko-compromise sila. Mm-hmm. So, I think napaka-importante na maging firm tayo sa ating conviction na nanggagaling sa salita ng Panginoon. Mm-hmm. Makakapag-influence tayo, not in our compromise, but in our conviction, when we stand for the truth of God's Word. Yeah, ayan. So, exactly. May mga ibang kabataan, inaaya yung kaibigan nila, tara, Dota na lang tayo, huwag tayo mag-aral, or tara, inom tayo, tapos yun sa bisyo, no? Mm-mm. Pero dito, maganda yung mga kabataan ay marunong mag-set ng boundaries. Marunong mag-say no in a nice way. Ayan. Hindi naman natin sinashut down yung ating mga friends, pero what we want is to set a boundary, be firm in our conviction, stand for the truth, and let us do that with love.
no? Mm-hmm. Love for them. In that way, makikita nila, at ito pa Kuya Kael, napaka-importante nito, consistency. Yes. Kasi minsan, nag-no ka. Pero dahil, di ba yung peer pressure, sobrang eager din yung friends mo to invite you to the wrong practices. Mm-mm. Minsan, nawawala yung buhay bigay din. Mm-mm. So, dapat meron din tayong consistency. Maging firm tayo doon at sabihin natin na, alam mo, ito yung gusto ng Panginoon para sa akin. Yung magugulat sila, isipin nila, bakit? Sino yung Panginoon mo? Minsan magtataka pa sila, sino ba si Jesus? No? Bakit ganyan yung, bakit ayaw mo ng bisyo? Bakit gusto mo mag-aral lang maayos? Doon magkakaroon sila ng thinking na, may something sa kanya and I want to follow that. At especially ito, Kuya Kael, pag nakita nila yung resulta ng pamumuhay natin ng maayos, doon natin sila may influence. Totoo yan, no? Kasi mahalaga talaga yung consistency na kailangan makita ng mga tao na ito sa tingin nila maayos to. Pero mamaya-maya, nag-iba ka na naman. Kailangan ipakita natin by example talaga. Kaya napakahalaga talaga nung sinabi talaga ni Apostle Paul doon, yung limang bagay na yon. Kaya kailangan isa pamuhay natin yung sa speech, sa ating faith, sa ating paggawa. Kailangan maging evident, i-emulate natin yung mga bagay na yun para syempre maging good example tayo sa ating kapwa. So mga kaagapay, nakaka 2 points na tayo sa ating discussion. At ito yung ating last point sa ating discussion, lead by serving. So, bakit nga ba mahalaga muna yung magiging leader ka dahil sa pamamagitan ng pagsiservisyo mo sa iyong kapwa, Kuya Kent? Ayan. So, alam mo, sabi nga, Kuya Kael, I think it is this quote is associated with Theodore Roosevelt, iba naman kay Maxwell. Mm-mm. Pero sinasabi dito, people don't care how much you know until they know how much you care. Yes. So, ang mga tao, kailangan makita nila sa paligid natin, kaibigan natin, pamilya natin, at yung mga tagasunod natin, na meron tayong malasakit sa kanila, na meron tayong pag-ibig sa kanila. Mm-mm. Kasi, alam mo, ito rin yung ginawa ng Panginoong Jesus, no? Na siya ay nag-lead by example, at the same time, pinakita rin niya yung pag-ibig niya sa kanyang mga tao. He showed his love to his people. In fact, napaka-importante ng relationship din kay Jesus, no? Na he traveled a long distance to reconcile his people to God. He traveled from heaven to earth just to reconcile us to God. And ang ganda rin sinabi ni Jesus sa Mark 10:45, di ba? Hindi daw siya dumating dito para paglingkuran, pero para maglingkod. Mm-hmm. So meron tayong example na i-emulate. Mm-hmm. So what we want is, alam mo, contrary ito, Kuya Kael, sa pananaw ng mundo ngayon eh. Di ba? Kasi ang sanlibutan, ang sinasabi, pag boss, pag leader ka, kailangan ikaw yung pinakamataas, dapat highly esteemed ka, dapat may respeto ka ng lahat. At hindi ka dapat gumagawa ng mga trabaho na hindi naman mo yung gawain ng mga servants. Pero hindi eh. Ang sabi ng Panginoon, kung gusto mo mauna, kailangan mahuli ka. Kung gusto mo maging, di ba? Kung gusto mo maging, on top, kailangan maging least ka. So, kailangan talaga pakita natin yung ating paglilingkod at pagmamahal sa ating mga nasasakupan at ating mga kaibigan at ating kapamilya. Mm-hmm, totoo yan. So ito naman, Pekent, ako bilang kabataan, sa tingin mo, paano ko ba malalaman na ako, yung heart ko nasa right motive na mag-serve? Ayan, alam mo, Kuya Kael, napaka-liit lang or there's a thin line difference between serving others for ourselves and serving others for God. Yes. Makikita mo kung paano nga ba natin 'to makikita? Alam mo, sabi ni Apostle Paul sa Philippians, to do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility value others above yourself, not looking to your own interest but each of you to the interest of others. Mm-hmm. So again, we need to take a step back and reflect and ask the Lord, "Lord, why am I doing what I am doing?" Paano natin malalaman kung right yung motive natin? Number one, kapag ginagawa natin ito at hindi tayo naghahanap ng kapalit. Yes. Kasi di ba minsan parang we serve others para meron din silang i-serve sa atin. Or we serve others para i-affirm nila tayo. Magbigay sila mga flattery words. Doon makikita natin kapag yung service natin naka-anchor siya doon sa sasabihin ng iba. Kapag yung naghihintay tayo ng affirmation from other people, then we know hindi maayos yung ating motive. Totoo. No? Number two, napaka-importante na
napaka-importante din dito na yung alam natin na aware tayo sa presensya ng Panginoon. Aware tayo na ginagawa natin to for the glory of God. Diba? Sabi nga sa Colossians na we have to do everything as to the Lord and not unto men. Mm-hmm. Ayan. So, kailangan meron tayong constant awareness of God's presence and attributing everything na magagandang ginagawa natin to the glory of God. Mm-hmm. Or for the glory of God. Yes. Talagang dapat si Jesus yung maging standard natin sa kind of leadership na gusto nating ma-attain. At ikaw, Kuya Ken, aside sa Panginoong Jesus, sino ba yung isa sa mga tao na nag-build ng iyong leadership skills? Yan, alam mo, growing up, I saw my father, kasi ang father ko rin ay pastor. Mm-hmm. So I was inspired by my father and my mother as well. Alam mo, sabi ko nga, if not for them, siguro baka kung saan-saan ako na nadala din ng mundong ito, no? Mm-hmm. Pero I think God kasi they constantly guided me and my sisters also. Mm-hmm. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Napakalaking bagay, no? Ngayon naman na nagpapastor ako, meron din akong mentor, yung aming we call it boksu in Chinese kasi pastor is boksu. Mm-hmm. So my boksu, no, which is my mentor also. Mm-hmm. Help me a lot, no? Binibigyan niya ako ng constructive criticism, mm-hmm. He check on me. So napakaalaga rin ng accountability ko sa kanya. So every month nagmi-meet kami and kinukumusta niya ako sa iba't ibang aspects ng life ko including how I lead the youth, mm-hmm. and kung meron ba akong mga concerns. So napaka-importante 'yan. Ang ganda, ang ganda. So sa tingin mo, ano naman yung tatlong katangian ni Jesus na bilang kabataan ay dapat nating i-emulate o dapat nating ipakita para syempre ay maiparana sa ibang tao na ikaw ay inspiring leader? Yes. Number one siguro yung holiness or yung purity ng ating Panginoong Jesus. Bakit yun? Usually yung holiness ng isang tao, hindi naman siya visible talaga in public. Mm-mm. Pero alam mo, Kuya Kael, napaka-importante ng private life. Yes. Ng ating inner life. Kasi ito yung quality ng ating leadership ay reflection ito ng ating lalim sa Panginoon. Mm-hmm. Alam mo, we live in a world na napaka-focus sa superstructure. Yung gano'ng karami followers mo, gano'ng kadami, di ba? Ganyan, mm-hmm. sa ano, Instagram, sa TikTok. Pero sino ka in private? Ano yung character na meron ka? At napaka-importante ng private life at yung paglakad mo sa Panginoon na you're walking in integrity, mm-hmm. na alam mo sa harap ng Diyos ay ginagawa mo yung gusto niya at lumalakad ka ng may kabanalan. Pangalawa, napaka-importante ng humility ng ating Panginoon. Alam mo, ating Panginoon, Kuya Kael, mm-hmm. Kahit siya ay Diyos, ay he did not count equality na parang dapat ganito niyo ako itrato. Pero pumunta siya sa lupa, at he emptied himself, sabi sa Philippians chapter 2, mm-hmm. no, pinakita ng Panginoon what it means to be humble. So holiness, humility are very important, and also number 3 is yung love ng ating Panginoon. Alam mo, ang Panginoong Jesus ay pinakita niya na kahit yung mga taong excluded sa society, minahal pa rin niya. Minsan tingin sa atin ng mga tao sa labas ng church, judgmental tayo kasi we don't accept yung mga outcast, no? Mm. Or yung mga parang feeling nila meron tayong pinapanigan lang. Pero alam mo, si Jesus, yung mga kasama niya noon, yung mga tax collectors, no? Kasama niya yung prostitute, sinishare niya to ng gospel, mm-hmm. no? Repent and believe that the kingdom, believe, no? For the kingdom is at hand. So, mm-hmm. dito makikita natin kung paano binalas ng Panginoon yung love and truth. Ayan. So, napaka-importante that we share to them the truth, but we do that with love. Exactly. We do that in love for them. Ayan. So humility, holiness, humility, and love. Balance yan with the truth. Ayan. Tatlong bagay po yung shiner na example po ni Kuya Ken. At ngayon naman, ano yung mensahe mo sa ating mga kabataan na syempre may takot na to take up space na magsalita at mamuno? Ayan, sa ating mga kabataan na nakikinig, siguro ikaw ay merong minsan na nahihiya ka na mag-speak up, baka ikaw ay ma-judge or ma-reject. Number one, I would encourage you to go back to your identity. So number one, kailangan ay hanapin mo yung, na makita mo yung identity mo rather. Makita mo yung identity mo kay Jesus. No? Balik ka sa gospel at makikita mo whose you are and who you are.
Because what will give us true courage is if we know whose we are, yes, and who we are. No, kung kanino tayo, sino nagmamay-ari sa atin, at sino din yung kasama natin. Mm-hmm. And number two, kung alam mo na yung sinasabi mo ay ito ay galing sa salita ng Panginoon, at alam mo itong sinasabi mo at o sasabihin mo ay hindi naman makakasira ng reputasyon ng iba, mm-hmm, don't be afraid to speak up, no, and to stand for that. Mm-hmm. So again, be firm on the truth, no? So paano tayo magiging firm sa truth? Know the truth. Mm-hmm. No? Let's continue to grow in our knowledge of the Bible. Mm-hmm. So napaka-importante yan. That's what we do also in our youth fellowship. We train others how to speak up the truth and how to answer hard questions na tinatanong sa atin. And number three, napaka-importante na i-embrace pa rin natin yung humility. Mm-hmm. Kahit anong edad natin, kahit tumanda na tayo, mga kabataan, kahit ano nang ma-attain natin sa buhay natin, ano nang matapos natin, kailangan nandun pa rin yung respect and yung humility natin. Respect sa ibang tao at humility natin, knowing na lahat na nangyayari sa ating maganda at na-attain natin ay dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Ayan, napakagaganda ng mga sinabi mong takeaways, Kuya Kent. At syempre, tatlong bagay po yung napag-usapan natin dun sa leadership that inspires young people. Number one po, value relationship. Pangalawa po, mind your influence. And ang ating last ay ang lead by serving. So, maraming salamat kaagapay at nawa nagkaroon ka ng encouragement sa mga napag-usapan this morning. At syempre, Kuya Ken, bago tayo magtapos, hihingan lang kita ng short prayer para sa ating mga kabataan na nakikinig ngayon. At syempre, sa mga magulang din. Sige po, Kuya Kael, before I pray, maraming salamat po sa pag-invite sa akin and also sa magandang interview natin. Looking forward to next time. And sa ating mga kabataan, hayaan niyo po ako na ipanalangin po kayo. Panginoon, maraming salamat po dahil ang inyong salita ay buhay at ang inyong salita, Panginoon, ay patuloy na maungusap at maungusap sa amin. Panginoon, ngayon kung mayroong mga kabataan na nakikinig, maaring sila ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Sila, maaring iba sa kanila, Panginoon Diyos, ay nakaka-experience ng depression, ng anxiety, o maaring iba sa kanila may mga relational problems or identity crisis. Father, I pray na i-lead niyo po sila, Panginoon, papunta sa inyong gospel, na makita po nila si Jesus at ang ginawa ni Jesus para sa kanila. I also pray, Lord God, na makita nila, Lord, na kay Kristo po ay sila ay valued, sila ay validated, at ang kanilang mga naranasan ay hindi mo, at ang kanilang mga naramdaman ay hindi mo i-reject, Panginoon. Kaya, Lord, I pray na mga kabataan namin ay hanapin nila ang kanilang identity sa inyo, hanapin nila ang kanilang value sa inyo, at patuloy silang tumayo, Panginoon, sa inyong salita at nanaayon sa inyong salita. Panginoon, ang panalangin ko rin po sa mga magulang na narito, maaaring iba sa kanila, Lord, ay may mga challenges sa pagpapalaki ng anak. I pray, Father, that you will continue to supply them with love and yung wisdom on how to raise their children in a godly way, Father. And I pray, Lord God, that our parents also will continue to strive for holiness, Lord God, that they will lead by example, na makita rin ang consistency sa kanilang pag-lead, Panginoon. At ganun din, Panginoon, sa mga kabataan, na sa panahon na kung saan nagiging nanonormalize ang kasalanan, I pray, Lord God, that you will continue to live a life of holiness, that we will pursue holiness in you, O God. We thank you, Father, for this time. I commit to you, Lord God, our young people, and may we have this movement of disciples, Lord God, na magkaroon ng multiplication sa mga churches, Panginoon, at ma-reach out pa ang mas maraming kabataan para po sa inyong glory. Pinupuri namin kayo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa inyong anak. Amen. 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 Maraming salamat sa iyo muli, Kuya Ken, sa pagkakataon na ibinahagi mo dito sa Family Matters. At nawa ang ating mga kaagapay, lalo na ang mga kabataan ay nagkaroon ng encouragement, ng inspirasyon, at syempre mahalagang information sa naging topic natin na leadership that inspires young people. Nawa kaagapay, huwag po nating itigil yung paggawa po natin ng mabubuting gawa, dahil hindi po yan sayang. Alam po ng Panginoon, binavalue niya tayo, at syempre kaagapay, mind your influence, at syempre patuloy tayong mag-serve wholeheartedly sa ating kapwa. At bago tayong magwakas sa ating program, mag-shoutout muna tayo sa ating mga nakikinig, kay Ate Estella Razon,
kay Ate Karen Damian, kay Ate Josephine Hernandez, Bernadette Bustarde. Hello po kay Ate Isa Tika, kay Nelia Sugay, kay Wilmer Salundagit. Hello po mula po sa Iloilo. Hello po kay Ate Perla Lagos, nakikinig habang siya ay nagda-drive. Hello po sa inyo. Kay Nanay Nora Cabantog, Lisa Soriano, at kay Ate Acela Austero. Maraming maraming salamat din sa iyo kaagapay na naka-tune in sa radio, sa ating online, at and of course sa ating GCTV Signal Cable Channel 185. Maraming salamat din kay Ken Santosidad sa pagkakataon na ibinahagi niya ang kanyang karanasan, mga experiences at encouragement para sa ating mga kapwa kabataan. Maraming salamat sa pagsama ngayong Family Matters Tuesday edition. Salamat sa ating mga nakasama sa ating broadcast, kay Reggie Villena, Arwel Mendoza, Juan Mark Balatukan, Nalds Pagador, at sa ating Bukawe and Engineering Transmitter Team. Ako po si Kael Garcia at nagsasabi po na ang pagpalain po ng Diyos ang mga pamilya at sa pagtataguyod po natin ng pamilyang Pilipino. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS Info.